Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta ka na? Ito sa mga laging nanonood ng ating videos, maraming salamat po. Okay, meron na naman tayong isang pag-uusapan ngayong araw na to at dun sa mga, perfect ito para dun sa mga problematic sa mga araw na dumadaan na especially nowadays. Okay, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Di lahat ng problema nakakagulo yung iba para linisin lang ang daan mo. Medyo malalim ito ha. Alam nyo, minsan ang tingin natin sa problema na dumarating sa ating mga buhay ay parang parusa. Aminin. Diba? Parang feeling mo pinarurusahan kapag may problema ka. Laging ang unang reaction natin, oh Lord, bakit nangyari sa akin to? Mabait naman akong tao. Bakit nangyari sa akin to? Ganun palagi ang tanong natin pag may problema tayo. Naniniwala ka ba na ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay may purpose? Lahat yan ay may pakinabang. Lahat yan ay may aral. Lahat yan ay may yung tinatawag na proper placement o yung may kalalagyan sa buhay natin. Alam mo sa buhay natin, hindi lahat ng bagyo, yung mga bagyo na dumarating sa ating mga buhay, minsan, ang bagyo ay dumarating para i-clear yung mga path natin o yung dadaanan natin. Maging parang, kasi pag na-clear yan, magiging maliwanag ang dadaanan natin. Hindi para guluhin tayo o guluhin yung buhay natin, kundi para ayusin ito. Kung may mga taong nawala, kung ano man ang issue ninyo, o kaya may mga bagay tayo sa buhay natin na nawala sa buhay natin, baka naman talagang, lalo na yung mga nawala ng kaibigan, nagkatampuan, nagkagalit, hindi kaya dapat talaga na mawala ang mga ito sa buhay natin. Ikaw ang mag-isip. Kahit papano, sure ako may sasagot ka dyan. Diba? Alam nyo, sample ha, sa isang opisina, kapag ipopromote ka, may mga bagay kang dapat i-give up na dating ginagawa mo. Ang gagawin mo dito, i-delegate mo sa iba para sa mas mataas na posisyon na hahawakan mo. Kung dati ikaw yung gumagawa ng yung tinatawag na dirty works, ika nga. Ngayon, mas part ka na ng bigger plan para sa opisina. Isa ka na ngayon sa mga tawag dito, kinukonsult para sa plano para mas kumita at saka lumago o lumaki pa yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Tinanggal ng boss mo ang lahat na makakaistorbo sa'yo para makakonsentrate ka sa bagong posisyon mo sa opisina. Dahil ang alam ng boss mo, kakailanganin mo ng mas matinding concentration o kaya mas matinding focus sa trabaho na bago na binigay niya sa'yo kasi na-promote ka nga. Kiniklear niya lahat ang lahat ng mga bagay na makakaistorbo kung sakasakaling ikaw ay nagtatrabaho. Alam niyo, ganun din sa ganun din sa pwede natin i-apply sa buhay natin ito. Minsan, inaalis ng Diyos ang lahat ng mga nakakapagpabigat ng buhay natin. Oo, nasanay ka na, nandyan sila. Pero, you know, sometimes, you have to learn how to let go. Para, minsan kasi para sa mas mataas na purpose mo na plano ng Diyos para sa iyo. At kung nagawa natin yung plano niya para sa atin, eto promise to, hinding-hindi niya tayo pababayaan. Kasi nagawa natin yung plano niya para sa atin. Of course, pagka hindi niya tayo pababayaan, ibig sabihin, lagi siyang andyan para sa atin. Basta, eto tatandaan po ninyo, ikaw lalo ka na nanonood, tatandaan mo to. Hindi lahat ng problema na dumarating sa buhay natin, andyan yan para natin problemahin. O, ang serve niyan ay maging malaking problema. Minsan kiniklear lang ng bagyong ito o ng problemang ito yung path na dadaanan natin, yung path na papunta sa mas maganda at mas mahusay na lugar. Yan. Okay, so iwan ko lang itong verse na ito sa iyo.
sa Jeremiah 17:7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust in the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. Tinan mo nga yan, for its leaves remain green. Remain green and is not anxious in the year of drought. Yan, yung tagtuyot, hindi iniisip. For it does not cease to bear fruit. Thank you for watching and God bless you. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.